Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan, sige, sino po ba ang ating mga kasama ngayong gabi? Ayan, it's we are closer, you and I, ang peg natin ngayong gabi. Kakatuwa, napakalapit ko po sa inyo ngayong gabi. So, we would just like to recognize everybody who are watching with us ngayong gabi po. Ate Lenny, Kapisanan, Diploma. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Crescentia, Kit, Kurt, Josh Acero is watching. Parang Eastern yung pangalan, kuya. San Pedro, Siyasat Antoinette is also watching. Venus Valientes is also watching. Lito Albior, ayan. Ron Katunggal, ayan, is watching. Kuya Korg Mojica is watching. Ron Katunggal, Pastor Roel Idio, Aileen Suyulangkay, and sino pa po ba? Si Ate San Pedro, si Yasat Antoinette, ayan, is watching also with us. Nakakatuwa naman po, ayan. So, medyo we are experiencing, ayan, nag-autofocus po ang ating camera right now. But, okay na po, Ate Jane Francisco Idio, ayan, magandang gabi po. Ate Lenny Luntok is also watching with us. Ayan, nakakatuwa naman po kayo. Ayan, so good PM din po. So ano nga po ba ang meron ngayong gabi? Sige, Pastor Roel nga po, pa-post nga po ulit yung kanina. Ayan, ang ating pong tonight is a night of prayer meeting. Ayan, complete hashtag po, we have complete freedom. Nakakatawa naman. Sinong gustong lumaya ngayong gabi? Ayan, total freedom, prayer, hashtag prayer meeting, or hashtag total freedom, or complete freedom. Pag sinabi po natin paglaya, ano po ba yung mga paglaya? May gusto po bang lumaya sa inyo? Lumaya sa bisyo? Lumaya. Magkaiba po yung lumayas sa lumaya. Ha? Magkaiba po yun. So, ngayon pong gabi, excited po kami dahil kasama na naman po namin kayo ngayon. And I believe that everybody has this kind of, meron kang mga isipin, probably, or meron kang mga gustong i-request. Ayan. So, ngayong gabi, open na po ang ating lines to receive your online prayer request. Ayan, so bumabati po kami. Ching Lee Saura is watching. Ate Karen Oropesa is watching. Magandang gabi po dyan sa inyong lahat. So hindi na natin pakakatagalin pa. Samahan niyo po ako. Ate Camille Buwan is also watching. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo sa Riga. So hindi na natin pakakatagalin pa. So let's bow our heads and close our eyes before we start. Magkakaroon lamang po tayo ng kaunting or short exhortation regarding total freedom or yung pagkalaya. Yan. Sige po. Close our eyes. Let us close our eyes and bow our heads. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Hallelujah. Panginoon, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo. We glorify you. Lord God, we glorify your name alone. Lord, excited kami sa gagawin mo, Panginoon. Kung meron man sa amin, Panginoon, ngayon na may mga naghihinder, mga isipin, anything that holds us, Lord God, na para makinig kami sa iyo ngayon pa lamang, nagdedeklara kami, nothing could hinder this night to hear your word, to pray, Lord God, for us to pray. At ngayon pa lamang, Lord God, sealed by the blood of Jesus, we are, Lord God, we are ready to receive, Panginoon, kung ano yung ibibigay mo, Lord God, sa buhay ng bawat isang. We are excited. At samahan mo po kami. Let the Holy Spirit leads us in Jesus' name. Everybody says, Amen. Amen. Yo. Sinong excited? Ako po'y tunay na excited. Ayan. Kasama ko po kayo ngayong gabi. Ayan. Ate Babe May Barameda Cabos. Negative result for my swab test. Wow. Work for Praisel. Amen. Sige, sino po dito yung mga merong mga prayer request or prayer item? Siguro masabi mo, Pastora, alam mo na naman yung mga prayer request namin. No! Mas maganda po
ay mas accurate ang prayer, mas maganda kung talagang i-emphasize natin yung prayer natin ngayong gabi. So you can send. So hindi na natin pakakatagalin pa. Let's open our Bible, Ephesians 6 verse 18. Ayan, so ngayong gabi dito, actually po, hindi po siya na-include dyan kasi nag-duplicate po ang ating pong Ephesians 6 verse 18, pero babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Naniniwala ka ba, kapatid, that you can pray everywhere? That you can, nothing is impossible with the Lord upon praying to Him. Kaya ni Lord na alisin, tanggalin. Yun, sabi nga nila ay, meron pang mga term ay, pwede kang lumaya. Ayan. Hindi lumayas, ha? Baka yung iba sa atin gusto lumayas ng bahay or gustong lumayas ng kwarto kasi sila ay bagot na, Pastora. Hindi kami makalabas kasi COVID. Hindi po yon. Ang punto natin ngayon dito, sabi dyan, in Ephesians chapter 6, verse 18, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Bakit nga ba? Why do we need to pray in the Spirit? Ayan, ayan ang topic natin ngayong gabi. Sabi niyan, mananalangin tayo, just bear with me, just this is just a short exhortation. Why do we need to pray in the Spirit? Number one, or yung pinakapunto natin ngayong gabi, because God is a spirit. Naniniwala ka ba that because God is a spirit, kaya mong manalangin kahit nasa kubeta ka. Kaya mong manalangin kahit nasaan ka. Because God ordained the spirit within you to pray. We have what we call Holy Spirit. Sabihin mo nga, Holy Spirit. Yung tinatawag natin, sabi nga nila, banal na, ano nga po ang Holy Spirit in Tagalog, banal na Espiritu. Ayan, siguro ngayon, yung iba, baka ang thinking nila, bago ka ngayon, you are hearing, sino si Holy Spirit? Bakit may banal na Espiritu? Actually, J1 believes, we are believing in Trinity. Meron tayong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang doktrina po ng JA1 believes na meron tayong tatlong persona. And one of those persona ng Lord is the power of the Holy Spirit, yung Holy Spirit na tinatawag natin. So bakit nga ba? Why do we need to pray in the Spirit? Ngayon pong gabi ay prayer meeting. So sabi dito, praying in the Spirit results to a complete demonstration of God's freedom in our lives. Sino dito gustong lumaya ngayong gabi na, Lord, I want my breakthrough to come to me. Halika na. Di ba? Sabi nga, pero hindi po kakanta ng pang WSJ. Pero sabi dyan, halika na. Claim na natin. Sabi dyan, praying the Spirit results to a complete demonstration. Yung mga bagay, napansin mo ba, nung simula ka nakakilala sa Panginoon, yung mga bagay na mga maliliit na bagay na dati hindi mo kaya, nagagawa mo na ngayon. Yung mga bagay na mga konting pagtitiwala lang, di ba, maaring ikaw, nakakilala ka kay Kristo, di ba, sabi nga nila, when you believe in God, you believe also na talagang siya ay kumikilo sa buhay mo. And nakaka-amaze si Lord. Kasi yung there is freedom in God's Spirit. Sabi po dyan, in John 8 verse 36, so if the Son sets you free, you are truly free. Yan. Kung naniniwala tayo kay Lord, kung naniniwala ka na pinalaya ka na ni Kristo, ikaw kapatid, sabi mo nga, ako ay pinalaya. Ni Kristo. Yan, meron ka bang gustong palaya? Gusto mo bang lumaya sa kasalanan? Or meron ka pa bang nagagawang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? Maaring ikaw, kapatid, you're just listening to us, napadaan ka lang, ganyan. Meron ka pang hindi pa ma-let go? Yan, meron ka pang meron kang sakit at karamdaman, di ba? Sabi ng Lord, we are healed. By His stripes, we are healed. Diba? Sa freedom ng Lord, there is, sabi dyan, in
in 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Dito na po ako nagtatapos. Short lamang po ito. For the Lord is the Spirit. And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ayan. Gusto mo bang i-claim ito, kapatid, ngayong gabi? Ulitin natin. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there's freedom. Maaring ikaw ngayon ay madami kang isipin, madaming bumabagabag sa ulo mo ngayon, maraming, alam mo yun, yung andami mong bagahe na pilit, parang nilalagay sa iyo ng kaaway, ikaw naman ay absorb ng absorb. Yung bang konting yung mga tao, or there is some people, kumbaga, sabi nga nila, pag ikaw ay punong-puno ng banal na espiritu, kahit anong i-throw at you can, sige, kumbaga, you can really, kumbaga, handle everything. Gusto mo ba, kapatid, na mamuhay ka, na ang buhay mo ay namumuhay, na merong paglaya? There is freedom. Sabi dyan, there is freedom in Jesus' name. Ayan. Before we close, actually po, this night is a night of prayer. Maaring ikaw, you are praying for lost souls. You're praying for yung mga gusto mong iwin kay Lord. You are praying for the breakthrough ng church na kinagagalawan mo. You are praying for those people na gusto mong maiakay pa kay Lord. Nananalangin ka na magkatrabaho ka na magkaroon na ng freedom, na magkaroon ka na ng freedom na makapagtrabaho, na magkaroon ka na ng laya sa mga bagay na pilit. Pilit talagang gusto mong lumaya. Pero ngayong gabi, sabi dyan, so if the Son sets you free, you are truly free. Kapatid, panghawakan mo. Ngayong gabi, we will pray. I don't know what is your situation right now. Maaring ikaw ngayon ay nandun ka sa posisyon or sa sitwasyon na kailangan mo ng paglaya kay Kristo ngayong gabi. And I know and I believe God is with us tonight. And just close your eyes. Hindi ko alam kung tigasan ka. Actually, we can see people who are online right now, pero hindi natin alam kung sino-sino talaga lahat. But, kapatid, sabihin mo nga, ngayong gabi, I will enjoy the presence of God. I will invite the Holy Spirit. Ayan. Siguro marahil ngayon ay you are feeling the presence of God within your room, within yourself right now. Ayan, excited. Actually, excited din po ako. Ayan, kasama niyo po, kasama natin si Lord ngayong gabi. So right now, I just want you to close your eyes and bow your heads and we will pray for one another. Kung kasama mong asawa mo, kung kasama mong anak mo, hawakan mo, maghawak-hawak tayo ng kamay lahat. And we will unite in one spirit, in one prayer. Panghawakan natin yung word niya ngayon na kaya ni Lord magpalaya ngayong gabi. Ayan, sino yung mga gustong lumaya? Ayan. If you will feel na parang there is something within you na gusto mong ma-release, pwede kang parang feeling mo you are feeling something, just be in the presence of God. Ayan. So, just bow your heads and close your eyes. Sige, kapatid. Hallelujah. And we will pray. We will intercede. Sige, kapatid. Manalangin ka ngayong gabi. Manalangin ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we welcome you. Panginoon, wini-welcome ka na namin ngayong gabi, Lord God. We welcome you, Lord God, in our place, in our lives, Lord God. We welcome you in this place. Kung nasan man kami, Panginoon, kung kasama namin ang pamilya namin, kung kasama namin ang mga asawa namin, ang mga anak namin, ang mga kabarkada namin, Lord God, who are tuning in right now. Lord, right now, continue to flow, to speak within each and everybody of us. Sige, kapatid, just be in the presence of God. Just be in the presence of God right now. Hallelujah. 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 And right now, sige, hawakan mo yung iyong, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. And right now, we will just sing a song. Just a short song. Sabi doon, create in me a pure heart.
Yan. And renew a right spirit within us. Ayan. So ngayong gabi, I just want you to bear with me kung hindi mo alam yung lyrics ng kanta. Just close your eyes. Just close your eyes. Sabi dyan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sige, once again, create in me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sige, sing the song. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away, cast me not away from thy presence, O Lord, renew. And take not thy Holy Spirit from me. Restore, restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Sige, kapatid, once again, create in me a clean, O God, and renew a right spirit within me. Sige, kapatid, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore, restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. And then you renew the right spirit, and renew the right spirit within me, and renew a right spirit within me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige, kapatid. Come on, let's pray. If you can speak in tongues, speak in tongues. If you want to clap your hands, come on. Sige, palakpakan natin si Lord. Ngayon, kapatid, come on, palakpakan mo si Lord ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you, Lord God. We declare that this night, Panginoon, ay sa'yo, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, sinusuot na namin yung full, complete, and upgraded armor mo. And right now, Lord God, we are asking the Holy Spirit, Lord God, to flow to each and every body of us. Lord, hindi namin alam kung ano mo yung mga prayer requests, Panginoon, yung mga accurate na prayer requests. But Lord, we declare, Panginoon, na ngayong gabi, kung sino man yung naka-tune in, kung sino man yung naka-online, Lord, we're praying, Lord God, for those people, kila Ate May, Lord God, na naglagak, Panginoon, kanilang mga prayer requests sa Pamilya Cabos, kila Praise, Lord God, kila Yayi, Lord God, kila Kuya Bon, kila Ate May, we declare, Lord God, even the COVID test result, Panginoon, ngayon pa lamang we claim, Lord God, to be negative in Jesus' name. Even, Panginoon, sa aming mga katrabaho, Lord God, sa aming mga, Lord, we are praying, Lord God, kay Pinky Fiolog, Lord God, we declare, Lord God, the negative test result sa pangalan ng, we declare healing kay Alonso, kay Andres, kila Ate Chin, Chini, Panginoon, we declare, Lord God, the negative results, Lord God. Sige, kapatid, you can send your prayer request ngayon pa lamang if you have
If you have a prayer request, come on, send it right now and we will pray for you. We will pray with you. Come on, right now, Panginoon, we are declaring, Lord God, sa lahat, Panginoon, nakikinig, nakatune in, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord God, we claim the victory is all yours. Kung meron man sa amin, Lord, dumadanas, Panginoon, ng nandun sa period, Lord God, na meron sila, Panginoon, nararamdaman sa kani-kanilang mga katawan and sa parte ng ovary, Lord God, sa parte, Lord God, ng likodan, sa kahit anumang parte, Lord God, ng aming katawan, ngayon pa lamang nagde-declare kami, Lord God, we declare a physical healing. We pray, Lord God, that from head to foot, Panginoon, kami ay healed. Sabi mo na, ako ay healed. Yan. Kung may nararamdaman ka, sige, just pat your hands dun sa bahagi na nasakit sa'yo and we will pray it right now. Come on, itapal mo yung kamay mo. Come on, pray. We will pray for you. Right now, Lord God, nakikita mo, Panginoon, kung nasa nakatapal ang aming mga kamay. Nagde-declare kami, Lord God, na Lord, make our hands, your hands right now. We pray for healing. We declare for healing. Kung meron man sa amin, Panginoon, sa likod, kung meron man sa amin may sakit sa likod ngayon pa lamang, we declare healing. We pray for miracle growth. We speak, Lord God, healing, Panginoon. Kinakat namin any kind of yung scoliosis. Kinakat namin lahat ng any kind of lumbar disease, disorders, even, Lord God, psychological disorders, Lord God, any kind of bipolar diseases, Lord God, ngayon pa lamang kinakat namin, kung meron man sa amin, Lord God, who are tuning right now, they're praying, Lord God, for a miracle baby, for a baby, nagde-declare kami that you will open up that wound right now, Panginoon. We speak, Lord God, healing. We pray for healing. We pray for a miracle, Lord God, baby. Ngayon pa lamang, Lord God, sabi mo, Lord, like you ordained Sarah to have a baby, you will ordain people who are tuning in right now that they're requesting a baby. It can be a baby boy, it can be a baby girl, pero Lord, ikaw yung mag-go-ordain, ikaw yung magbibigay, Panginoon, sa kanila. And Lord, lastly, we speak, Lord God, dun sa mga tao, Lord, we pray, Lord, yun sa mga nananalangin magkaroon ng lisensya. Sige, kapatid, kung nananalangin ka magkaroon ng lisensya, whether you are a girl, whether you're a boy, yan, I just want you to raise your hand, and we will pray for it right now. Lord, we are praying, Lord God, sa lahat, Panginoon, ang kukuha again examination o kukuha pa lamang, nagdedeklara kami, Panginoon, an answered prayer according to your promises. Na Lord, bibigyan mo kami, Lord God, ng knowledge magmaneho. Binigyan mo kami, Lord God, ng kamay. Binigyan mo kami ng paa. And we are praying, Lord God, that we will be a missionary, Lord God. We will indeed be a missionary. Lord, hindi mo lamang kami gagawing driver. Pero Lord, gagawin mo kaming missionary, Panginoon, na iaalay namin ang pagmamaneho na amin sa'yo in Jesus' name. We are praying, Lord God, for an answered prayer sa lahat ng mga kukuha ng lisensya. Lord, you will answer it according to your plan. We pray, Lord God, for makapasa, Panginoon, yung mga dapat makapasa in Jesus' name. And Lord, again, we are praying also, Lord God, for those people, Lord God, who are facing difficulties, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Kung meron man sa amin, Panginoon, struggle kami sa mga boss namin, struggle kami sa mga katrabaho namin. Ngayon pa lang, nagdedeklara kami, Panginoon, na lahat, Panginoon, na nakatap, Panginoon, sa inyo ngayon, Lord God, na nakikinig, nanonood. We are praying an answered prayer for those people. Lord, any kind of stubborn spirit sa boss namin na hindi namin tinatanggap. Any kind of stubborn spirit, Lord God, sa mga katrabaho namin, any kind of persecuting spirit, yung tingin namin minsan, Lord God, na wala kaming sapat na kakayanan, kung may nagda-down sa amin ngayon pa lang, Lord God, we declare healing, we declare, Lord God, na makakakilala sila sa iyo. Lord God, we are praying right now na gagamitin mo kami to reach those people, to reach to those people, Lord God, and we will be a blessing to those people in Jesus' name. At Lord, Panginoon, ngayon pa lamang nananalangin kami to those people na araw-araw nagbabiyahe, araw-araw pumapasok, Lord God. It can be sa work, it can be sa mga opisina, sa eskwelahan, kung may mga teacher na viewers ngayon na nananalangin with us right now. We are praying, Lord God, for the total coverage. Lord, sa lahat, Panginoon, na nagko-commute, na nagtatrabaho, nagde-declare kami ng complete protection sa metro station, complete protection sa mga car lift namin na sinasakyan, complete protection, Panginoon, sa aming mga bus na sinasakyan, sa lahat na anumang
kahit anumang transportasyon, maging even kahit sa paglalakad namin, Lord, balutan mo kami ng banal na spirito mo, banal na dugo mo, Lord God. Wherever we will go, Lord God, we are declaring that we are sealed by your blood. We are protected by your blood in Jesus' name. Pati Panginoon, yung sa mga nag-araw-araw, Panginoon, na pumapasok, nagamit ang kanilang mga sasakyan, we declare, Lord God, the total protection, Panginoon. And Lord, we're praying also, Lord God, sa lahat, Panginoon, na nakatune in, nakasamang mga pamilya, ngayon pa lamang nagde-declare kami, Lord God, a breakthrough, Lord God, that comes from you, Lord. We are praying for each and every family, Lord, nananalangin kami ngayon sa pamilya namin. Nagpe-pray kami, Lord God, that there will be a growth, Lord God. There will be, Lord God, a touch. Lord, kung meron man sa amin, Panginoon, facing a difficulties sa kanilang mga magulang, facing difficulties sa kanilang mga kapatid, sa relatives, Lord, ngayon pa lamang, Lord, dahil hindi namin tinatanggap yon. We are praying for unity. Lord God, we speak, Lord God, that our family, Lord God, is our first ministry. Panginoon, Lord, iayos mo ang buhay ng bawat isang pamilya. Panginoon namin, nagde-declare kami no kind of broken family. Kapatid, if you are in the process na sinasabi sa'yo na you just have to move on, kapatid, no, just hold on. Kung meron man sa atin ngayon na nakatuning, naka-online, na nananalangin sa kanilang pamilya na mabuo, I declare right now in Jesus' name, we are declaring na mabubuo ang pamilya ulit in Jesus' name. We pray any kind of separation. We pray, Lord God, the restoration that comes from you, a family that really will be glorified, Panginoon. We declare restoration in the family right now in Jesus' name. Any kind of broken relationship sa pamilya ay hindi namin tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Hindi namin tinatanggap any kind of broken relationship sa mag-asawa. Kinakat namin any kind of adulterous kind of spirit, any kind, Lord God, ng mga temptation or anything na iniaalay ng kaaway, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa buhay mag-asawa ngayon pa lamang, we declare love, we declare peace, we declare the fruit of the Holy Spirit, Panginoon, na Lord, yung mga pinag-unite mo sa amin, Lord God, ay sa'yo. We are dedicating each and every body of our marriage, Lord, yung mga mag-asawa sa amin, yung mga mag-asawa ngayon pa lamang inaalay namin sa iyo, Panginoon. We are praying for it. And Lord, dun sa mga single, Panginoon, nakasama namin, Lord God, yung mga young professional, we are praying, Lord God, for breakthrough. We are praying, Lord God, you will guide each and every body of us, Lord God. More anointing, Lord God, that breaks the yoke of the name. Lord, more of you sa season namin ng singlehood, Panginoon. And we are praying also dun sa mga nangangailangan ng trabaho. Sige, kapatid, just raise your hands right now. If kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng visa, wala pang nag-i-sponsor sa'yo, ngayon pa lamang, we are declaring right now, we are praying, Lord God, that Lord, you are the God who provides. You are the God, even yung mga salary na nabibinben, ngayon pa lamang, kinakat namin any kind of salary holders or any kind, Lord God, ng spirit of delay pagdating sa aming salary. In Jesus' name, we cut it down. Kinakat namin lahat, Lord God. And even any kind of delay, Panginoon, sa aming trabaho, ngayon pa lamang nagde-declare kami, Lord God, that you are giver of life. We pray for life that comes from you pagdating sa aming trabaho. In Jesus' name, we pray for an excellent kind of life sa pangalan ni Jesus. If meron man sa amin ngayon, if they are feeling tired, restless, walang pahinga, ngayon pa lamang nagde-declare kami, Lord God, a rest. A total restoration that comes from you, Lord God. And even, Lord God, the peace that transcends all understanding. Lord, kung meron man sa amin may bumabagabag sa isipan namin ngayon, any kind of destruction ng kaaway, mapatao man yan, mapabagay man yan, or aspirations or dreams, we are declaring that our dreams is yours, Lord God. That every people who are connected with it, each and everybody of us, ay gagawin mong blessing. Hindi mo gagawin in destruction sa buhay namin in Jesus' name. And right now, Lord God, we are praying also, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naka-tuning, naka-online ngayon, palakasin mo. We pray for strength for every OFW people. We pray, Lord God, for more of you. Lord God, we declare strength, Panginoon. Kung meron man napapagod sa amin, Lord God, as an OFW or as a worker of yours, Panginoon, ngayon pa lang, nagde-declare kami na extravagant kind of season. Lord God, that even nahirapan na kami, even we are
careful of parang marami kaming bagaheng dala, Lord. Ngayon pa lamang di namin kiniklaim yon. Dahil, Lord, we claim a joyful season. We claim, Lord God, that we are, Lord, a life that is full of energy that comes from you. In Jesus' name, we are praying. I release right now the healing, the energy that comes from the Lord in Jesus' name. We pray for freedom in Jesus' name. Kung meron man sa amin, Lord, ngayon pa lamang, I speak healing. I speak, Lord God, freedom sa pangalan ni Jesus. Kung meron man sa amin, Panginoon, if we are feeling stressed out lately or anything, ngayon pa lamang, kapatid, just rest in the presence of the Lord. Just rest in the presence of the Lord. He knows what is the desires of your heart. Alam niya kung ano yung kaya mong gawin. Just rest in the presence of the Lord. And sabi dyan in Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, for He will give you the desires of your heart. Just rest. Just be in the presence of God and you will know kung ano man yung plano niya sa buhay mo. Ayan. And right now, Panginoon, as we close, before we close, we are praying also, Lord God, sa lahat, Panginoon, in our prayer lives, Lord God, in the spiritual aspect, we pray that palakasin mo, Panginoon, yung buhay pananalangin namin, yung buhay spiritual ng buhay ng bawat isa. Lord, give us a hunger spirit, Lord God. Bigyan mo kami ng puso and even the humble heart, Lord God. Yung pusong mapagpakumbaba, Lord God, na kayang lumapit sa'yo, Lord God. Na kayang manalangin, na kayang ilapit sa'yo ang lahat ng bagay. Lord, you are a giver of testimonies. You are a giver of breakthroughs. You are a giver, Lord God, of impossible things. Nakala namin imposible, pero sa'yo ay posible. And we are declaring right now, Panginoon, an answered prayer after an answered prayer after an answered prayer sa buhay namin. Lord, sabi mo, Lord, the joy comes with the morning, and we are praying for a joy that comes from you, Lord. The freedom that comes from you, where the Spirit of the Lord is upon us, sabi mo, Lord. And you've anointed us, Lord God. At ngayon pa lamang, we are praying for freedom. Sige, kapatid, just receive. Receive mo yung freedom na galing sa Panginoon ngayon. I just want you to raise. Kung hindi mo kaya itaas ang kamay mo, just kneel before the Lord and we will pray. Right now, Panginoon, alam mo, Panginoon, ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, yung laman ng puso, isipan, Lord God, yung buhay namin. Alam mo, Panginoon, hindi lingid sa'yo yung buhay namin, Lord God. Alam mo kung ano yung nararamdaman ng buhay ng bawat isa. Alam mo yung sitwasyon. Right now, Panginoon, in behalf, Lord God, ng JA1 Board Dubai, we are declaring, we are releasing the power of the Holy Spirit be within each and everybody of us. Lord God, we are praying for freedom in the mighty name of Jesus. We are declaring freedom, Panginoon, sa financial aspect. We are declaring freedom, Panginoon, sa buhay, sa mga may buhay mag-asawa. We are declaring freedom, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin na blessings in Jesus' name. Lord, inaalay namin, Panginoon, ng papuri, lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo. And we thank you this night, Lord God. We are really excited, Panginoon, sa mga answered prayer na ibibigay mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And we thank you, Lord God. Maraming salamat. We give you the highest praise, glory, and honor belongs to you, Lord God. We give you the highest praise in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan. Yung. Amen. So, sabi po din eh, ayan. We are receiving prayer request po. Sabi po dyan. Ayan. Okay. Yes. So, ngayon pong gabi, ayan, in behalf po ng J1 Board Dubai, sige po, sama-sama po natin ipanalangin sila Ate Eunice and even Kuya Melvin Magnaye, who are one of our flocks in here in J1 Board Dubai po na nasa Pilipinas. Nagkaroon po ng, we don't know pa kung ano po yung talagang buong story, but we will pray for them both. Ayan, sige.
So, si Ate Eunice po ay currently papunta po dito. And si Kuya Melvin po, he experienced an accident. So, ngayon po ay ipanalangin natin. Sige, sabay-sabay natin ipanalangin. Hallelujah, Panginoon. Nagpapasalamat kami. We are continually, Lord God, we are praying, Lord God, kay Ate Eunice and even kay Kuya Melvin, Lord God. We are declaring, Lord God, healing in Jesus' name. No kind, Lord God, of sa likod, spinal, any kind, Lord God, of accident, Panginoon, na hindi galing na, Lord God, hindi namin kiniklaim any kind ng accident sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. We are sealed by the blood. At ngayon pa lamang nagde-declare kami, Panginoon, sa pagpunta, sa pagdating dito ni Ate Eunice, ingatan mo siya, Panginoon. Lord, inaalay namin, Panginoon, silang dalawa mag-asawa sa'yo, Lord God, and we are declaring, Lord God, favor and provision and after, Lord God, yung anointing, Panginoon, sa kanila mag-asawa in Jesus' name. We give you all the glory, praise and adoration in Jesus' name. Amen. So, you can send, actually, we are receiving prayer requests po ngayon. So, meron pa po ba tayo? Sige, you can send po ang inyong mga prayer requests so that we can accommodate po. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, si Ate Sheila, yan, si Ate Antoinette, Fel Peralta, Ate Shile, Russell Iglesia. Yan, magandang gabi po. Ate Mags Hernandez is also watching. Pastora July is also watching. Ron Katunggal, Allen Valenzuela, Dong Molo. Wow, amen. Geraldine, si Ate Geraldine po, ano po ang kanyang, yun, sige. Amen. Yan. Sige po, you can send. Ayan, so samahan niyo po ulit kami, nananalangin kami, Panginoon, kay Ate Geraldine. Tama po ba, Ate Geraldine? Lord, we are praying, Lord God, for the complete total recovery. Hindi namin kiniklaim any kind of vertigo, any kind, Lord God, ng panghihilo, Panginoon, or yung hilo, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord God, we are not claiming it. We are declaring healing in Jesus' name. At Lord, ngayon pa lamang, Lord God, we claim, Lord God, the visa that comes from you sa buhay niya in Jesus' name for Ate Geraldine Guevara sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Yan. So, amen. Sige po, we can accommodate ang inyong mga prayer request. Ayan. So, sabi dyan po, ulitin natin yung kanina, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ayan. Just declare, sabi mo, ipinalayan ako ng Lord. Ayan. So, sabi nga daw po, this past few, etong taon na ito is a year of declaration. So, kailangan nagdideklara ka. Imbis na magdeklara ka ng mga hindi magagandang bagay, magdeklara ka ng mga magagandang bagay. Ayan. And it shall come to pass. So, yan, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. I believe, sige po, you can still send. Kami po ay natanggap pa din. Ayan. And baka meron pong gustong magpasalamat kay Lord ngayong gabi. Ayan. Meron, baka yung iba dyan ay meron ng trabaho, nabisaan na ulit, answered prayer tayo. Yan, nakakatuwa naman ang Lord sa mga buhay ninyo. Ayan, you can send your testimony or meron po sa ating mga na healed or meron gustong mag-testify. Ayan, you can send. We can accommodate po. Ako po'y natanggap. Si Pastor Rowell po'y natanggap. Si Pastora July po'y natanggap. Even the JA1 Board Dubai page ay natanggap po ng inyong mga prayer request and even testimony. Ngayong gabi, and even every day po ay kami po ay natanggap. Amen. So, with that, to God be all the glory po. Ayan, tayo po ay magtatapos na. So, see you po tomorrow. Tomorrow po ay ating worship night. So, see you po bukas. And God bless po. Kami po, I'm again, Pastor Shekainah. Grospe, bumabati po ako sa inyo ng magandang mapagpalang gabi. And to God be all the glory. Yan. Click here. Ilitok mo dito eh. Click here. Tiltok mo dyan. Click here. Click here.
Click here to subscribe.